Alam nyo guys, ito ay serious issue dahil ang YouTube channel natin na nakasalalay dito, posible siyang ma-delete o ma-ban. Hindi na natin magagamit pa ang YouTube channel natin. Paano na yung mga ginugol nating oras dito, taon, mga kinita natin dito. At isa pa dito guys, hindi lang mababan ang ating YouTube channel, kung hindi, pwede tayong magmulta ng almost $42,000 per video yan guys, kapag napatunayan na nilabag natin ang COPPA o Children's Online Privacy Protection Act. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ang topic ko for today is about YouTube. Sa mga may YouTube channel dyan guys, ito ay serious issue regarding sa YouTube. Kung familiar kayo sa mga nagsisilabasan ngayon, trending topic regarding sa FTC o Federal Trade Commission na finoforce ang COPPA sa YouTube o tinatawag na Children's Online Privacy Protection Act. Itong act na to guys ay para maprotektahan ng mga bata under 13 years old sa online. Kasi karamihan ngayon guys, kung ano-ano na yung nagsisilabasan o nagsisilabasang video sa YouTube, mapabata man o mapa-adult. Okay? Alam naman natin guys na merong YouTube kids at merong pang-adult. Pero meron pa rin mga videos na ina-upload ng mga YouTubers na hindi talaga siya pambata. Kumbaga, yung mga bata kasi ngayon hindi naman nasusearch pa rin nila yan . At meron pa rin mga hindi pambata. Kaya gusto ng FTC na dapat ma-restrict o ma-filter ang YouTube. I-filter nila yung YouTube para mabigyan ng protection ng mga bata. Kasi syempre alam naman natin guys, kapag pinababayaan natin yung mga bata na kung ano-ano yung pinapanood nila sa YouTube, matututo sila at matututo ng kung ano-ano dyan. Kaya ngayon pa lang. Pero dapat guys, ang may responsibilidad nyan ay mga parents. Hindi dapat nila pinababayaan yung mga bata o mga anak nila na gumamit ng internet mamaya-maya kung ano-ano yung pinapanood nila. Siyempre, kailangan pa rin ng guide ng parents yan. Dapat responsibilidad nila yan. Bakit nila sinisisi sa YouTube? Okay, sabihin na natin na may kasalanan din ng YouTube kasi dapat pinifilter na nila ito. Dapat tinitignan nila mabuti kung pangbata ba ito o hindi. Kasi, yun nga. Pero may settings naman kasi ang YouTube . Kasi tatanungin ka naman kung under 13 years old ka o above para ma-filter yung mga hindi pang bata. Pero guys, actually, meron at meron pa rin kasing nakakalusot. May mga videos pa rin talaga na napapanood ng bata na hindi talaga para sa bata. Ewan ko ba kung effective tong ginagawa ng government na to para ma-filter o mabigyan ng privacy ang mga bata na para maiwasan makapanood ng kung ano-ano. Alam nyo guys, ito ay serious issue dahil ang YouTube channel natin na nakasalalay dito, posible siyang ma-delete o ma-ban. Hindi na natin magagamit pa ang YouTube channel natin. Paano na yung mga ginugol nating oras dito, taon, mga kinita natin dito. At isa pa dito guys, hindi lang mababan ang ating YouTube channel, kung hindi, pwede tayong magmulta ng almost $42,000 per video yan guys, kapag napatunayan na nilabag natin ang COPPA o Children's Online Privacy Protection Act. Kaya dapat pa lang guys, mag-ingat na tayo kung ano-ano ina-upload natin. At para ma-preventahan yung guys, tuturo ko sa inyo kung paano i-set ang inyong mga video para ma-comply natin yung ating COPPA o Children's Online Protection Act. I-download nyo lang yung YouTube Studio guys, ito. Yan. I-download nyo siya, then i-open natin siya. Okay. Dito sa may upper left corner guys, dito sa may tatlong guhit, i-tap lang natin 'to. Then punta tayo sa mga videos natin.
Yan guys. Bale, ang gagawin natin guys is i-set up siya. I-set up natin yung video natin individually. Okay? Pero guys, ang alam ko kasi meron na siyang ano eh, general na settings kung saan pwede na niyang i-set up lahat ng mga video mo. I-set up lahat ng video mo under 18. Kasi i-set up natin siya guys kung itong video natin is under 18 or for above 8 years old. Kasi i-filter natin yan. Pero guys, yan, nandito na tayo sa ating videos. Ang gagawin lang natin guys is pag-tap tayo ng isang video natin. Ayan. Then, dito sa may taas guys, dito sa may upper right corner natin, may tatlong icon dito. Dito sa may icon na ball pen o pencil yan, itap natin siya. Ayan. Then, makikita natin dito yung mga description natin, title. Then, dito sa may taas natin, may makikita tayo o mababasa tayo dito na basic info, monetization, and advanced settings. Dito tayo sa advanced settings, guys. Yan. Bali, sinet up ko na yung akin, guys. Di ko alam kung naset up nyo na kasi kailangan natin talaga i-comply ito kung ayaw natin ma-delete o maban ang ating YouTube channel. Sayang lahat ng pagod natin. Sabi dito, audience, yan, may audience na. Is this video made for kids required, sabi niya. Open and close parenthesis required. Ibig sabihin guys, kailangan talaga natin i-comply ito, kundi talagang delikado ang ating YouTube channel. Sabi dito, regardless of your location, you're legally required to comply with the Children's Online Privacy Protection Act, COPPA, and or other laws. Sabi niya pa dito guys, regardless of your location, kahit sa panig ng mundo ka man nakatira, talagang kailangan natin i-comply itong requirements ng YouTube channel dahil dito sa COPPA na to. Okay? Ayan. Regardless of your location. Ibig sabihin guys, hindi lang ito low para sa US. Kung hindi, para sa buong mundo. Kung ayaw mo magmulta ng $42,000 for every video, you must comply this guys para maiwasan natin yun. Dito guys, kung mababasa nyo dito is no, it's not made for kids. Itap natin to, yes, it's made for kids. Kung isa kang YouTuber guys na nag-upload ng pang bata at pang adult, pwede mo siyang i-set up isa-isa. Yan, pwede mong i-set kung yes, it's made for kids, then no, it's not made for kids. Yan. May question mark dito guys. Yan. Sabi dito, kapag sinet mo siya ng yes, it's made for kids. Sabi niya dito, features like personalized ads and notification won't be available on videos made for kids. Videos that are set as made for kids are more likely to be recommended alongside other kids' videos. Okay. Pero ang disadvantage is yung mga mapifiltered lang yung mga ads. Hindi ko lang alam kung konti na lang yung mga possible ads na mag-appear sa YouTube dito kapag sinet up mo siya kung it's for kids. Hindi ko lang alam kung bakit kasi guys eh. Kasi alam naman natin na may YouTube for kids na, pero dahil nga hindi natin maiwasan o mga may mga sira ulo, may mga talagang matitigas ng ulo na nag-upload na hindi na nila sineset yung settings nila. At syempre, dahil dun, nasusearch pa rin siya ng bata. Pero, ganun pa man guys, kung tutusin eh, dapat ano na yung responsibilidad na yun ng parents. Dapat wag na nilang idamay yung YouTube, pati tuloy tayo nadadamay na rin. Kaya, mag-ingat tayo guys, i-comply natin to kasi kawawa tayo kapag nawala yung YouTube channel natin. Sayang lahat ng pagod natin. Magmumulta pa tayo ng $42,000 per video. Yan guys, bali na once na naiset mo na siya, i-save lang natin siya. Dito sa may upper right corner guys, may save yan. Tap lang natin yan. Okay? Okay guys, hanggang dito na lang yung video nito. Sana nagkaroon kayo ng idea. I-comply nyo to guys para maiwasan natin yung mga pagban ng ating YouTube channel para hindi na rin ma para hindi rin na tayo magmulta kasi yung $42,000 for every video guys is malaki yun.
kapag kinonvert natin sa peso, paano na lang tayo mga maliliit na YouTuber, ilan nilan lang yung kinikita natin monthly, 2,000 per month, ganyan, kasi depende yan sa views. Ang mga ka-afford lang nito siguro ng multang yun, yung mga matataas yung revenue nila sa YouTube, kaya kawawa tayong maliliit na YouTuber. Kaya guys, ingat tayo, i-complain natin to guys, ito ay serious, hindi ako nagbibiro. Okay, hanggang sa muli guys. Thank you.